Magandang buhay sa ating lahat mga ka-OFW. Ayan, ang topic natin today is about asawa at kabit. Ayan, maganda tong topic na to. Ang tanong ko lang, bakit kayong mga asawa dyan sa Pilipinas ay kailangan nyo pang gamitin yung pira na pinaghirapan ng asawa ninyo dito sa abroad para lang mambabae? O diba? Punggang-bungga kayo. Yung asawa nyo dito nagkukuskus ng aniduro, nagkukuskus ng mga dumi ng mga tao dito, naglalaban ng mga damit ng mga mabaho dito. Pero kayo ano dyan? Ha? Lahat na kahit pangbili ng tawas, pinadala na sa inyo. Napakawalang silbi nyo talaga. Kahit na pangbili ng tawas, wala na. Nasa inyo na lahat kasi gusto namin, nasa lahat ng gusto ng bilhin, mabili ninyo kahit na wala na para sa amin dito. At saka malaman na lang namin na yung babae mo, yung babae nyo, yun yung pina-priority ninyo. May mga bayaran ng utang, may bayaran ng mga utang na buwan-buwan, pero hindi binabayaran kasi nandun na sa babae. Yung anak nyo, wala nang brief, wala nang panty, wala nang bra, wala nang chinelas. Kasi yung pira na pinadala para sa kanila, pinambabae nyo eh. Diba? Tapos ngayon, malaman lang ng asawa nyo, dito ano yun, magpapakamatay na lang. Nadidepress kasi wala halos ipon na sa loob ng ilang taon. Hindi na ba kayo maawa? Maawa naman kayo. Ilang buwan, ilang linggo, ilang taon namin yan pinagtatrabahoan yung pera na pinapadala sa inyo. Pero hindi nyo naman pinapahalagahan eh. Nagawa nyo pang mag-hotel, nagawa nyo pang maglakwat at kumain sa labas. Pira nyo ba yun? Pinaghirapan nyo ba yun? Napaka-walang silbi naman ng mga utak nyo. Dapat tinutulungan kayo ng mga asawa nyo, magtino kayo. Tinutulungan niya kayo para sa kinabukasan ng pamilya, hindi para sa kinabukasan ng kabit, kinabukasan ng mga babae puta nyo. Diba? Kung may sasakyan kayong inuutang, kung may pira para dyan, nakalaan dyan, ibayad nyo. Hindi yung unahin nyo muna yung kalibugan nyo, mga langhiya kayo. Buti nga kayo dyan kasi nandyan yung mga pamilya nyo, nandyan yung barkada nyo, nandyan yung mga anak. Pero paano naman kami? Paano naman yung mga pamilya nyo nandito sa abroad na nagtitiis, nangungulila, nalulungkot, napapagod, lahat na. Tinitiis yun para lang sa kinabukasan, para matulungan kayo. Mga asawa kayong walang silbi kayo, puro kabit kayo, puro mga babae, puta kayo. Nakakainis lang. Lahat na nga binigay sa inyo eh. Wala nang tinira dito sa mga kapamilya nyo, pero ganun pa rin ginantin nyo. Napaka walang silbi talaga ng mga tao ngayon. Utak talang ka na, inuuna na yung kalibugan, wala nang iniisip pamilya-pamilya. Buisi talaga.